Ating lubos na kilalanin ang isa sa mga sikat na Kapuso leading lady ngayon, si Rita Daniela, na haharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay, ang pagiging isang ina. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Rita Daniela. Si Rita Daniela de Guzman Ilingan ay pinanganak noong September 15, 1995 sa Quezon City. Ang kanyang amang si Red Valdez ay pumanaw noong December 2015 dahil sa komplikasyon matapos ang heart bypass surgery. Ang kanyang inang si Rosana Ilingan naman ay matagumpay na natapos sa kanyang huling chemotherapy session noong December 2021 matapos ang pakikipaglaban nito sa breast cancer sa loob ng halos 2 taon. Ang kuya ni Rita na si Roy Sotero ay isang frontliner. Si Rita ay simula mag-aral ng film noong 2013 sa De La Salle University College of St. Binild at isa rin sa binabalak niyang kunin ay ang kursong Industrial Design o Interior Design. Showbiz Beginning. Hindi naman nakapagtataka na sa batang edad pa lang ay pangarapin na ni Rita ang pumasok sa showbiz dahil na rin sa impluensya ng kanyang lolong si Teroy de Guzman na dating aktor at komedyante. Sa 10 taong gulang ay ginamit ni Rita kanyang tunay na pangalan nang sumali siya sa unang season ng reality talent show ng QTV na Popstar Kids noong 2005. Hindi naman nabigo si Rita nang mauwi niya ang kauna-unahang kampyonato para sa naturang kompetisyon. Matapos ang kanyang panalo ay agad na nabigyan ng proyekto si Rita. At una na nga rito ay nang isa siya sa naging miyembro ng singing group na Sugar Pop na kinabibilangan ng Popstar Kids finalist noong 2006. Ang kanilang musical group ay regular na nagtanghal sa SOP hanggang sa mabuwag ito noong 2010 matapos na ma-reformat ang programa. Nang pasukin naman niya ang mundo ng pag-arte, ay ginamit ni Rita ang pangalang Rita de Guzman, kasunod na kanyang lolong si Teroy de Guzman. Mula sa pagiging magaling na maaawit, ay pinakita ni Rita kanyang kakayahan sa pag-arte at lumabas siya sa ilang serye ng Kapuso Network tulad ng Asian Treasures, Kaputo ng Isang Awit, The Last Prince at Pahiram ng Isang Ina. Ilan din sa kanyang pelikulang ginawa ang The Strangers, The Game, Bahay Kubo at marami pang iba. Breakthrough in Showbiz. Noong 2015 ang permanente nang gamitin ni Rita ang kanyang screen name na Rita Daniela. Bilang isang aktres ay nauna siyang nakilala ng mga manonood bilang isa sa kinamumuhi ang kontrabida sa seryang Mundo Mo'y Akin at Impostora. Lalo pa niyang nakuha ang atensyon ng mga manonood nang mahusay niyang nagampanan ang karakter bilang si Patrice Quintana sa drama romance series na Villa Quintana at nakasama niya sina Elmo Magalona at Janine Gutierrez. At matapos ng ilang taon sa showbiz ay dumating ang hindi niya inaasahang break na mapasama siya sa seryeng My Special Tatay noong 2018 kung saan siya ang gumanap bilang bida kontra bida na si Aubrey. Ayon kay Rita ay umiyak siya na makuha ang naturang role dahil sa sobrang saya. Hindi umano niya akalain na sa kanya ito mapupunta. Aminado naman siya na nung una ay nahirapan siya sa kanyang karakter bilang isang pokpok dahil sobrang layo nito sa personality niya at wala siyang kakilala o kaibigan na ganon kung kaya wala rin siyang ideya kung paano kumilos o gawin yon. Ganun pa man ay ginawa niya itong challenge para sa sarili upang masubukan ang kanyang kakayahan kung hanggang saan at hindi naman siya nabigo dahil sa minahal nga ng mga manonood ang kanyang karakter. Lalo na ang tambalan nila ni Ken siya na gumanap bilang si Boyet may mild intellectual disability with mild autism spectrum disorder. Bukod pa rito ay si Rita rin ang umawit ng theme song ng serye na pinamagatang Kahit Man Lang sa Pangarap. Dahil sa pinamalas na husay ni Rita nang matagumpay niyang naitawid ang kanyang karakter ay nagbigay daan naman ito sa marami pang proyekto na kaabang sa kanya sa showbiz industry kung saan mas lalo siyang nakilala. Noong 2019 at 2020 na mapasama siya sa comedy film na Kiko and Lala at In the Name of the Mother. Singing career. Bagamat nakatuon ang atensyon ni Rita sa paggawa ng mga pelikula at TV shows, ay hindi naman nawawala ang pagmamahal niya sa musika at pag-awit. At isang araw sa naging inspirasyon at idolo niya sa pag-awit mula bata pa at magpahanggang ngayon ay si Julina Magdangal. Katunayan sa lumipas sa taon ay nakapag-record at ilang soundtracks na rin ang ginawa ni Rita para sa ilang serye sa telebisyon. Mula Princess Charming para sa show na Princess Charming noong 2007 ay nagka-duet din sila ni Julianne San Jose sa Awiting Sa Iyong Mundo para sa fantaseryeng Kambal Sirena. Siya rin ang boses sa kantang Hahanap-hanapin Ka sa seryeng My Faithful Husband at Mapagkunwari sa Impostora. Lingid man sa kaalaman ng karamihan ay nakapaglabas na ng full album si Rita noong 2015 kung saan ang awiting niyang I'm Flying High at Forever With You ay pumatok. Katuparan naman para kay Rita mapasama sa isang malaking musical play na Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag noong 2017. Sa sumunod na taon ay napasama naman siya sa Eto Na Musical na po bilang si Anna kung saan nakakuha siya ng nominasyon mula sa GEMS Hiyas ng Sining Awards bilang Best Actress.
on body shaming. Be proud, be you, and embrace yourself. Ito naman ang bahagi ng Instagram post ni Rita noong September 2018 na sana raw ay maging inspirasyon para sa maraming kababaihan na tulad niya na pinapahiya dahil sa kanyang katawan. Hindi kinilala ni Rita na isa siya sa mga naging biktima ng body shaming. Tuwing may pinupost yung larawan niya sa kanyang social media accounts, lagi na lang napipintasan na kanyang mukha at katawan. Lagi na lang daw napapansin na kanyang height, malulusog na boobs, malapad na balakang, bilugang mukha at malalaking hita. Nung una raw ay napipikon si Rita at minsan ay nakakaranas siyang depression. Pero kalaunan ay tanggap na raw niya ang kanyang katawan at natutunan niyang dedmahin ang mga pintas ng mga body shamers. Payat man tumaba, hindi naman daw nagbabago ang personality niya. Wala nga naman daw perfectong katawan at para maging masaya siya, ini-embrace niya ang lahat ng imperfections ng katawan niya. Dahil dito ay kinuha si Rita ng FHM Philippines para sa kanilang issue na body positivity. Mga na-link kay Rita. Bagamat walang kinumpirmang karelasyon ay hindi naman maiwasang iugnay si Rita sa tatlong lalaki sa showbiz na sina Julian Trono, Alden Richards at Ken Chan. Sa naging panayam kay Rita noong April 2015 ay natanong siya kung sino ang taga-showbiz na naniligaw o nandigaw sa kanya. Nung una ay ayaw pa itong sabihin ni Rita pero bumigay din siya at kinumpirmang nandigaw nga sa kanya si Julian. Nang matanong naman kung binasted ba niya si Julian, ang ngiti ang sinagot ni Rita sabay sabing mas gusto umano niya na mature yung lalaki. Aminado naman si Rita na may pagkakataon raw na hindi sila nagkausap ni Julian pero ganun pa man ay nanatili naman daw silang magkaibigan simula noon. Isa naman ang kapuso heartthrob na si Alden Richards sa naugnay kay Rita. Sa interview sa aktres sa pep.ph noong October 19, 2014, ay ibinunyag ni Rita na siya at si Alden ay mayroong mutual understanding sa kasagsagan ng stint nila sa seryeng One True Love noong 2012. Natanong naman siya kung bakit hindi na uwi sa seryosohan ang relasyon nila ni Alden, ay sinabi ni Rita na hindi ito meant to be o mas okay umano na manatili na lamang sila magkaibigan kasi kung na-push daw ang namagitan sa kanila noon, ay baka daw hindi sila okay ngayon. Wala naman pong courtship, we were just very close. Ito naman ang naging sagot ni Alden na makapanayam siya noong November 2021 kung saan itinanggi niyang may mutual understanding sila ni Rita. Ayon kay Alden, ay ganun lang daw talaga siya sa kanyang mga katrabahong babae sa showbiz. Ngunit nilinaw din niya at dinepensahan si Rita na siguro ay na-overwhelm lang daw ito sa naramdaman niya na matanong yon sa kanya. Dito ay hindi naman ikinela ni Alden na sobrang close sila ni Rita at nagsasabihan pa nga daw sila ng sekreto sa isa't isa. Wala naman daw kaso sa kanya na sinabi ni Rita na nagkaroon sila ng MU. Masaya daw siya na kinukonsidera siya nitong bilang isa sa kanyang close friends. Hindi naman may tatanggi ang kakaibang chemistry na Rita at Ken Chan na aksidente lamang na nabuo. Para kay Ken, ang pagiging totoo na ni Rita ang nakikita niyang dahilan kaya nagugustuhan ng publiko ang tambalan nila. Matapos ito ay nagtambal pa sa dalawang series sa One of the Bays noong 2019 at ang dalawang ikaw noong 2021 sina Rita at Ken. Lumabas din sila sa big screen sa Manila Film Festival entry nilang huling tag-ulan sa Tag-Araw. Dahil parehong single at walang nababalitang mga karelasyon sina Rita at Ken, marami sa fans silang umaasang mauwi sa totohanan ang tambalan lang Ritken. Sa mahigit 3 taon nila bilang magkapareha, palaisipan sa kanila mga taga-suporta kung nagkaroon sila ng espesyal na damdamin para sa isa't isa. Sa tarantanong segment ng Mars Pamor noong December 2021, ay natanong ni Rita si Ken kung may pagkakataon ba raw na in-love ito sa kanya nang ginawa nila ang kanilang unang love scene. Dito ay diretsyang sinagot ito ni Ken na 70%. Hindi daw 100% dahil sa hindi pa raw siya handang pumasok sa isang relasyon. Dito ay binanggit ni Ken na kagagaling lang daw niya sa mahabang relationship na umabot ng 3 taon. Sa isang panayam ay kinuwento ni na Ken at Rita ang kanilang kasunduan sakaling single pa rin sila pagtungtong nila ng 35 to 40 years old at kinukonsidera daw nila ang posibilidad na maging sila. Sinabi din ni Rita na iba talaga ang lalim ng samahan nila ni Ken para raw sila magkarelasyon na walang label. Rita's pregnancy. Noong June 26, 2022 ay ginulat ni Rita ang lahat sa kanyang naging anunsyo sa Queendom segment ng All Out Sundays kung saan inamin niya ang kanyang pagdadalang tao. Ayon kay Rita, wala sa balak niyang ilihim ang kanyang kalagayan pero naghintay lamang siya ng wastong panahon. Lubos ang pasasalamat ni Rita sa home network niya na buong-buo ang suporta sa kanya. Nagbigay ng mensahe si Julian San Jose para kay Rita at nangakong susuportahan niya ang bagong kabanata sa buhay ng kanyang kaibigan. Matapos aminin ang kanyang pagbubuntis ay nag-post din siya sa Instagram na nasa interesting stage na siya. Bakas na masayang masaya si Rita sa ilang larawan at video na kanyang ibinahagi. Sa kanyang IG post ay naka-all white si Rita habang hawak ang kanyang tummy na may baby bump na. May maikliring video na black and white habang nagpapa-ultrasound si Rita. Nag-post din siya ng sonogram pero hindi niya sinabi kung ano ang gender ng kanyang baby. Base sa naging mensahe ni Rita ay walang mapagsidlan ang saya niya sa pagdating ng baby sa tamang panahon na itinuturing niyang God's greatest gift.
para sa kanya. Inihayag din ni Rita kung gaano niya kamahal ang dinadala na siya nagbibigay ng pag-asa sa patuloy niyang pagtupad sa kanyang mga pangarap at sinabing lahat na makakabuti ay gagawin niya para Rito. Ganun pa man ay hindi nagbigay ng detalye si Rita kung sino ang ama ng kanyang baby at kung anong petsa siya nakatakdang manganak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!